Hi guys, mabuhay. Kumusta kayo? I'm Dave and I am gay. Whoa! So for this vlog, pag-uusapan natin ang tungkol sa coming out. O in Filipino, I think it's paglaladlad o pagpapaalam sa iba tungkol sa tunay mong kasarian. At kaninang umaga, nakita ko sa Twitter na today is hashtag National Coming Out Day, kaya itong pag-uusapan natin. So, before we proceed, gusto ko lang sabihin na it's not an obligation para sa isang bakla na mag-come out. Hindi obligasyon ng bawat bakla o tomboy o kahit na sinong miyembro ng LGBT community na mag-come out. Actually, in my case, ano bang coming out story ko? I don't remember any coming out story na formally akong nag-announce or formally kong sinabi sa mga kaibigan, formally kong sinabi sa pamilya ko na mapa, friends, bakla ako. Kasi, nasa mindset ko talaga na hindi naman kailangan sabihin kung ano ang tunay kong kasarian, diba? Hindi ko kailangan sabihin sa iba na bakla ako. Kasi kung iisipin, hindi rin din naman sinasabi ng mga quote-unquote tunay na lalaki and quote-unquote tunay na babae na sila ay babae at lalaki, diba? Nakarinig na ba kayo ng taong lalapitan ka at sasabihin sa'yo na, "Uy, friend, I'm a boy. Uy, guys, I'm a girl." Diba wala? So ever since, yun talagang mindset ko, why do I need to broadcast my gender identity? Diba? So, actually, wala akong coming out story, pero ang isa-share ko din ay kung ano ba yung journey ko mula pagkabata hanggang ngayon in terms of gender identity. So, when I was in elementary, up until high school, I felt like I restricted myself. I felt like I was in denial about my gender identity. Kasi, okay, aminin ko, since bata ako, nafe-feel ko na talaga na bakla ako. Okay? Siyempre, may attraction tayo sa nakita nating artista sa TV, di ba? Yung mga Richard Gutierrez sa Mulawin. So, na-feel ko, I think I'm not straight. Pero siyempre, wala pa sa konsepto natin yung pagiging straight noong mga bata pa tayo, di ba? Pero naramdaman ko lang na yung iba kasi, siyempre yung mga babae lang na-attract sa mga laki. Yun ang konseptong tumatakbo sa isip ko . But I felt different, di ba? And during those early years of myself, I was in denial kasi, syempre, at that early age, nafe-feel ko na rin na may stigma pagdating sa LGBTQ and QIA community. May mababang pagtingin sa mga bakla, tomboy, kaya siguro, I restricted myself and I was in denial. Actually, dumating din sa point na parang kung papapiliin ako maging straight or maging gay, mas pipiliin ko maging straight na lang. Yung talagang iniisip ko kasi mas convenient ang buhay kapag straight ka. Hindi mo mararanasan ang kahit anong pangungutya, hindi mo mafi-feel ang kahit anong discrimination. Diba? Diba pag straight ka? But eventually, when I entered UP, I was in college na, it was that time when I started to accept myself, okay? I started my identity. I started to accept that I am gay. Okay? Kasi sa UP, na-feel ko yung yung pagiging open ng mga tao. Na-feel ko yung pagiging welcoming ng community regardless of your, gender identity, kung kahit saan ka man ang galing, probinsyano ka man o taga Maynila, lahat tanggap sa UP. Kaya siguro, doon ko na rin na start ma-accept that I am gay and started to, tanggalin na yung mga restriction sa katawan ko. Okay? At, kasi sa UP, di ko alam basta may feeling lang akong kaya kong maging ipakita kung sino man ang ako
tunay na ako. Hindi ko mararanasan ng kahit anumang discrimination, 'di ba? But also, of course, at the same time, for me, this is a sad reality. Kasi hindi naman buong Pilipinas ganito ang komunidad. Ay, hindi naman sa buong Pilipinas ay kapareho ang atmosphere sa loob ng UP. Actually, kahit sa UP din eh. Feeling ko, meron dyan. Meron pa rin dyan mga mayroong maliit na pagtingin sa mga bakla o miyembro ng LGBTQ community. Okay. So, ayun. Feeling ko when I started to accept myself, it was also a sign of maturity. But at the same time, I still recognize na hindi pa rin madali ang pagiging bakla sa lipunang ito. Aminin man natin o hindi, hindi pa rin natin natatamo ang pagkapantay-pantay. Nag-i-exist pa rin ang discrimination, nag-i-exist pa rin ang inequality, nag-i-exist pa rin ang mababang pagtingin sa mga bakla, di ba? Sa mga tomboy, at sa iba pang miyembro ng LGBTQ community. Kahit sa TV, 'di ba? Sa TV makikita natin yung portrayal sa mga bakla, 'di ba? Madalas ginagawang katatawanan, ginagawang joke, 'di ba? Ginagawang joke yung identity namin na mga bakla, 'di ba? Tapos kahit ngayon sa social media, lalo na this past few months, grabe yung hate ng mga tao, ng mga netizens sa LGBT community, 'di ba? It saddens me na makakita ng comment, for example, ginagawa nilang LGTV, yung LGBT. Well, to some, it's funny. It's funny, nagpapakawiti, ganon. Pero, inisip ko, yung identity namin, joke ba para sa inyo? Diba? Bakit yung gagawing LGTV ang LGBT? Joke ba kami para sa inyo? Diba? Kung natatawa tayo sa mga ganitong klase ng jokes, siguro kailangan natin pag-isipan ulit kung bakit tayo natawa. Diba? Kasi somewhere out there, may mga taong hindi lang na-offend. Diba? Somewhere out there, may mga taong malala ang dinaranas bilang miyembro ng LGBT community. Diba? May mga taong, speaking of come out, may mga taong hindi pa rin makapag-come out sa pamilya dahil takot na itakwil. I know some na hindi tanggap, 'di ba? I know some na hindi tanggap ng pamilya dahil sila ay bakla. Tapos may mga tao na pinapatay dahil sila ay bakla. My God, this is a horrible world, 'di ba? Nasa 21st century. Modern times na tayo, pero napaka-backward pa rin ang thinking ng maraming tao. So ayun, sinasabi kong hindi pa natin achieve ang pagkapantay-pantay kung iniisip nyo na accepted fully at respected na ang mga bakla o tomboy at miyembro ng LGBT community dito sa Pilipinas at sa lipunang ito, actually sa buong mundo. Well, no. Kasi 'di ba may mga naririnig din tayong balita na pinapatay na LGBT, na trans woman, may mga pinapatay na bakla dahil sa kasarian nila. May narinig ba kayong pinapatay dahil sila ay lalaki? May narinig ba kayong pinapatay dahil sila ay babae? Di ba wala? So sabihin nyo nga sa akin kung bakit sa tingin nyo fully accepted ng mga bakla, mga tomboy, at mga miyembro ng LGBT community. Di ba? So ayun, mahalaga talaga ang respeto. Ang pagrespeto. Regardless of your gender, regardless of your gender identity, 'di ba? Kasi nakakalungkot din na sa lipunang ito, kapag bakla ka o tomboy ka, makukuha mo lang ang respeto at ang pagtanggap madalas kung ikaw ay may napapatunayan, 'di ba? Kung may nararating ka na, kung mayaman ka. Which is mali kasi ang respeto, dapat basic yan eh. Binibigay mo yan kahit sino pa yan. Regardless of gender, bakla man siya, tomboy, straight woman, straight guy. Binibigay dapat ang respeto at hindi mo yan pinapagdamot. Okay? Kaya, ngayon, sana matuto tayong
rumispeto. Okay? Diba? Iwasan na rin natin ang pagbibiro at gawing biro ang kasarian namin. Iwasan natin gawing katatawanan ang pagiging LGBT, ang pagiging miyembro ng LGBT community. Diba? Iwasan natin ang pangmamak. Kung matatawa tayo sa mga ganyang klaseng joke, I believe kailangan na natin i-re-evaluate yung takbo ng isip natin. Diba? And today, it's National Coming Out Day. Marami pa rin ang hindi nasasabi ang tunay nilang kasarian dahil takot sila. Okay? Takot sila sa lipunang ito dahil whether aminin natin o hindi, napakasahol ng lipunang ito para sa mga miyembro ng LGBT community. Okay? So, kung kayo man ay may mga kaibigan, diba, huwag natin silang i-pressure na mag-come out. Hayaan natin sila na mag-take time. Diba? Choice nila yan kung magka-come out sila. Okay? Choice nila yan kung sasabihin nila sa'yo. Diba? And for you, if ever nagsa-struggle ka pa, I am not an expert, okay? Pero, as a friend, if ever nagsa-struggle ka pa, just take time. At don't come out for the sake of others, diba? Gawin mo yan dahil sa sarili mo. Again, wala tayong responsibilidad. Hindi natin obligasyon na mag-come out sa iba. Sabihin na bakla tayo o tomboy tayo. Okay? Hindi natin ito utang na loob sa iba. Okay? At para sa lahat, again, let's respect each other regardless of gender identity. Kahit sino man tayo, ibigay natin ang respetong ito. Diba? And sana dumating ang panahon na hindi na natin kailangan i-celebrate ang National Coming Out Day dahil lahat tayo ay pantay-pantay na, lahat tayo ay tanggap na ng lipunan maging sino man tayo, lahat tayo ay nakakamit ang respeto, wala nang diskriminasyon sa mundong ito. Diba? So yun. Kung may gusto kayong sabihin, just comment down below. Kung may gusto kayong itanong, also just comment down below. Kung may gusto kayong i-inform, just comment down below. Alam ko, hindi ko pa talaga alam ang every struggle ng bawat miyembro ng LGBTQ community. And I'm very much willing to listen. Sana tayong lahat din ay marunong ding makinig. Okay? So that's it. Thank you for watching. Oh my goodness. 13 minutes na pala ang vlog na ito. Walang cut. Thank you so much and please subscribe to my channel. Click the subscribe button below. Hit the notification bell at i-like nyo na rin ang video na ito. Thank you so much and hashtag Happy National Coming Out Day. Happy nga ba? Okay. Bye!